In terms of marketing, meron tayong kinahanap na needs and wants ng mga customer natin. Sa ganitong method, hindi mo hinanap yung needs and wants ng customer mo. Ginawa mo yung kakayanan mo, yung gusto mong gawin, yung interest mo. Again, hindi ko sinasabing mali, pero mas mahirap siyang i-execute dahil hahanapan mo pa siya ng market. Magandang hapon mga classmates. Welcome po sa aming unang episode ng Edupreneurship with my guest dito, yung special guest natin. Isa sa napaka punong-puno ng kaalaman pagdating sa business. Our guest for today is a college professor of De La Salle, St. Benilde, Manila. A certified marketing professional Asia and of course Philippines na rin yan. A Go Negosyo mentor and of course business owner din ito of Jerry Cat Food Cart. Mm-hmm. Without much ado, ipakikilala ko po sa inyo ang ating special guest, Brother Jerry Yao. Brother, magandang hapon. Magandang hapon, Brother Elmar. Magandang gabi po sa mga nanonood dyan, sa mga inyong mga tahanan at nagpapaka-safe dito sa ating nararanasan pandemic ngayon, Brother. Wow! Tama-tama to at ako'y nagpapasalamat bro sa pagpapa-unlock mo ng aking imbitasyon. Walang problema. Na makapagbigay ng ano, ng value ng mga important information sa ating mga co-educators, di ba? Mm-hmm. Na sabi ko nga, educators deserve a good life. Yeah. But we have to do something. At itong ating program ngayon ay malaki ang maitutulong sa inyo po makapagsimula, mabago muna yung ating mindsetting and eventually mag-launch na, kumbaga mag-take off na dun sa mga pangarap natin na maging. Ang ating program is Edupreneurship, turning educators to become entrepreneurs. Brother, anong masasabi mo? Kumusta ka ngayon? Ano yung pinagkakabalahan mo muna ngayon? Brother, yes. Okay lang. Okay lang ako. Kamusta kayo dyan? Sana si yes, sir. By the way, congratulations dito sa bago mong programa. Napaka hindi ng advocacy mo para sa ating mga bayaning mga guro, di ba? So, thank you, brother. Napaka-noble daw ng trabaho ng isang guro, pero sa pareho tayong guro, nakikita natin yung napaka-noble ng trabaho natin, pero at the end of the day, nasaan yung reward? Mga naturuan natin, pero syempre, minsan meron din tayo pang sariling hinahanap na reward, di ba? Ayan, brother. Ayan. At the end of the day, gusto rin natin, iniisip natin, gusto rin natin mamasyal sa ibang lugar, gusto rin natin bilhin yung mga gusto nating bilhin, at minsan, sa pagpagi, alam mo naman yung ating mga guro, alam mo, hindi naman ganun kalakihan yung ating pinagkakakitaan. Okay, so, ayun, so, maganda nga itong advocacy mo, adhikay mong maturuan at matulungan ating mga kasamang guro para gumanda ang kanilang kabuhayan. Wow! Bro, ikaw bilang isang ano, gusto naming mas makilala ka pa. Of course, bilang isang professor sa De La Salle, Binil, siyempre ngayon nasa preparation mode tayo. Kumusta naman ang buhay bilang isang guro, bilang isang educator, professor? Actually, nagsisimula ng ang ikatlong semestre sa Binil. And talagang sabi nga, nabago ang buhay natin mga guro, di ba? Mula nung ikalawang semester, kalagitnaan nun, biglang nagkaroon ng lockdown, lahat tayo huminto sa pagtuturo. Iba sa atin, sinabi na lang sa atin na, sige, online nyo na yan. Diba? So, we are caught unprepared. Technically, we are caught unprepared sa ano nito. Ang dami nating kakulangan pa para sa sistema. Gaya ng stable na internet connection. Actually, sabi ko nga, tayo ngayon, gumagamit tayo ng internet, pero minsan, nararamdaman natin, dalawa pa lang tayo nag-uusap, medyo may delay na. Diba? Kung ang kausap mo ay 40, 50, which is isang klase. Okay? Ang teknolohiya, hindi pa sapat. At yung paghahanda. Well, sa College of St. Benilde naman ay nung June ay nabigyan kami ng pagkakataon para
mapag-training. Oh, yun. Paano ibigay ang mga module. Actually, naging modular classes. Parang ang, kung maalala mo, yung mga klase nung araw na bibilhin mo sa, ano, tapos papadala sa'yo yung materials, yung mga papel, sa aaralin mo in your own pace. Sasagutan mo, tapos ibabalik mo para magkaroon ka ng diploma. So, parang ganun ang nangyari, but more on technology. So, meron kaming classroom management platform na doon namin nilalagay yung mga aralin namin. Doon na rin namin ginagawa yung quiz. At the same time, we are instructed to do instead of a live na session sa klase, nagkakaroon kami ng ganitong uri ng discussion. So, meron kaming synchronous na pagtitipon din. Every, sa akin, sa klase ko, every Friday ako ng 6:50 to 7:50. Instead of 3 hours a week, naging 1 hour a week. Tapos yung dalawang oras ay ginugugol sa mga activities na pinapadala namin. Well, kung sa tutusin ay challenging sa isang guro, mas madali yung pumasok ka at mag-lecture ka na lang. Tapos lalabas ka, tapos na. Diba? Susunod na pumasok ka, mag-quiz ka na lang. Ngayon, hindi eh. Mas mag-re-research ka ng material na ipapakita mo sa kanila. Mag-prepare ka ng material. For example, dati, okay lang yung PowerPoint mo na nagagawin. Sige, discuss mo naman. Ngayon, dahil sila mismo ang mag-aaral, kailangan yung PowerPoint mo medyo interesting. Medyo correct. Tama. If kaya mo nang gawing animation or video, ang pagtuturo na yon, gagawin mo. So, pinag-aaral din kami ng paano mag a little animation and a little of how to conduct yung mga klase na ganun. Well, nasa adjustment stage pa rin naman ako. So, meron akong nabiling mga software sa mga paaral sa school na talagang makikita mo pwede kang gumawa na talaga animation tapos ina-edit yung mga klase ko. Kasi hindi naman tayo pwedeng basta kumuha lang ng video sa kung saan-saan. Tapos ipapasok natin, plagiarism yun. So, we are instructed talaga na kumuha ng sarili namin video. Grabe bro, I salute you. Napaka-dedicated na guru. So ngayon, ikaw, tatawagin kita. Kumbaga, with your passion sa teaching, ikaw yung isang educator na may pusong guru na may utak guru. Diba? Mm-hmm. Kasi napapagano mo yan eh, napapagsabay mo yung mga coaching natin sa Go Negosyo at yung iba pang mga training, napapagsabay mo yan. So ano talaga, yung tasking mo napakahusay sa scheduling saka sa time management. Actually, yun ang kulang natin mga guro eh. Nung pinasok ko itong profession na ito, kala ko napakadali na pag makikita mo, papasok ka na sa klase, magtuturo ka na, tapos after 1.5 hours, after 3 hours, labas ka na, tapos na yung klase mo, hindi pala doon. Actually, icing lang pala yung nasa loob ka ng klase, mas marami ka palang gagawin pag nasa labas. And sabi ko nga, dahil nga sa lahat ng, kahit 10 taon na ako nagtuturo, lahat ng syllabus natin, lahat ng module na ginagamit natin doon, hindi ko naman gamit ngayon sa bagong klaseng pagtuturo sa digital. Dahil well, hindi na kayo face-to-face nung tama. Kailangan yung mga materials mo, hindi na pwedeng wordy. Kailangan mas interesting na yung ating mga topic at yung mga way na in-execute natin yung lesson. Kagaya, hindi ako pwede magbigay ng definition lagi or ng mga PowerPoint na lecture. Minsan dinadaan ko sa isang situation. Kagaya, kanina naglagay ako ng isang situation kasi ang topic ko ay consumer behavior ng marketing at para maging interesado yung mga estudyante, gumawa ko ng isang discussion board na ang tinanong ko doon, can you describe your buying behavior before the COVID pandemic lockdown and to right now during the pandemic? So, hinahayaan ko yung estudyante ang mag-isip para yung lumalabas critical, tapos interested sila kasi we're talking about them, but we're not talking about you bilang isang educator. We're talking about their experience as a buyer, as a consumer. And hinahayaan ko silang mag-discuss, magtalo, magbigay ng kanilang opinion, dun iikot yung lecture. Hindi na kagaya dati na pagpasok natin sa classroom,
buksan mo yung PowerPoint, magsisimula ka na magsalita, di ba? Ganun na tayo eh. Eh wala na eh, hindi na eh. Lalo na kami mga, kung tawagin ay mga part-timers, mga practitioner, na okay. Wala naman kaming alam sa tinatawag din yung teaching pedagogy. Ayun. So, wala naman. Lecture lang. Pumunta tayo dun sa another dimension ng ating pag-uusapan ngayon. So, from educator, naging disruption itong pandemic na to. So maraming na nabuhay ang loob sa pagninegosyo. So so focus tayo doon sa mga kasamahan natin na mga educators na nagkaroon ng interest, nabuhay yung kanilang entrepreneurial spirit. So ngayon, our goal here is at least to give them advice paano ba talaga magsisimula yung kamukha nating mga educators na mag-start ng sarili nilang negosyo and eventually maging maayos yun in the long run. Okay. May dalawang method tayo. Okay? So, kung negosyo, pag nagbe-mentor tayo, may dalawang tayo sitwasyon na madalas nakita eh. Yung mga unang entrepreneur, may dalawang kasi entrepreneur yan. Yung unang entrepreneur, gagawa ng produkto. Correct, correct. Tapos tatanong sa atin, Sir, paano namin ibebenta to? Sinong bibili na ito? Yun yung nakapokusada. Di ba? Very common sa ating mga Pilipino at mga Pilipino entrepreneur, ganun ho nagsisimula. Hindi ko sinasabing mali yan, pero medyo merong pag mahirap i-execute. Bakit to? Kasi yung mga ganitong klase entrepreneur, kinuha niya yung produkto niya galing sa kanyang talento. Magaling ako ganito, magaling ako sa kanya, magaling kanya. Pinasok niya yung negosyo yun. Okay. In terms of marketing, meron tayong kinahanap na needs and wants ng mga customer natin. Sa ganitong method, hindi mo hinanap yung needs and wants ng customer mo. Ginawa mo yung kakayanan mo, yung gusto mong gawin, yung interest mo. Again, hindi ko sinasabing mali, pero mas mahirap siyang i-execute dahil hahanapan mo pa siya ng market. Hindi kagaya ng isang method ng isang entrepreneur. Unang sana tanong sa'yo, Sir, ano yung magandang negosyo? Diba? So nag-a-identify siya ng needs and wants. Pero kadalasan, ang sagot ko sa mga ganung klaseng tanong sa go-negosyo, abay, hindi ko po alam. Kasi kung alam ko po yan, edi ako na po ang gumawa ng negosyo. Tama. Alam ko ang sagot sa tanong ko. Hindi ko na ituturo sa'yo. At ako na gagawa nun. Ano yan? Alam ko na eh. So, technically, ano ibig ko sabihin? Sa iba-iba kasing lugar, may iba-ibang pangangailangan. Sa bawat scenario. Kaya hindi mo man sabi, ano yung pinamagandang negosyo? Hindi natin alam. Kasi iba-ibang lugar. Pwede sa lugar mo. Kahit magkapit-bahay tayo. Brother Elmer, iba yung pangangailangan sa kali mo. At correct. Ito yung pangangailangan sa kalye ko. Agree, brother. So needs and wants yun. Mas madali yun kasi alam mo lang, ay, kulang ng ganito sa amin, yun ang ninegosyo ko. Pero yung unang method natin, yun yung sinasabi, meron kang marketing myopia. Kaya mo binibenta yan kasi gusto mo yan. May papakita ko sa iyo, ha. Dumating na ito, eh. In-import ko to galing sa abroad. Galing. Okay. Asyang ito po isang laruan. Lightsaber, laruan na lightsaber, okay. Nagtinda ako nito, hindi because mabenta siya or may needs and wants. Nagbenta kasi ako nito dahil gusto ko rin. Mahilig ako sa Star Wars at gusto ko. So makita mo ito, may lights pa. Ang maganda dyan is yung passion mo gawin yung negosyo. But unfortunately, may tinatang tayo marketing myopia. Ang marketing myopia yung gumagawa ka ng isang, nagmamarket ka ng isang bagay dahil gusto mo at hindi gusto ng customer mo. Ang mahirap, karamihan ng ating naging entrepreneur ngayon ay ganon. Dahil probably, hindi sa ating mga guro, ang dami kong kasamahan ay hindi nabigyan ng load. Nalimitado ang load dahil nagkagulo, kunti na nag-enroll, napilitan yung mga paaralan na hindi mabigyan yung lahat ng teacher. Or worse, yung ibang eskwelahan nga, sabi nga sa balita, nagsara. At correct, then, correct. Ang eskwela, paaralan na nakitang ganun nga. So what happened to the teacher? No, they are forced into business. Meron akong kasamahan na nagsarado ang school, nagbukas ng milk tea. Awa naman ng Diyos, bumenta naman yung kanyang milk tea, di ba? But ang problem sa kanyang nagbukas ka ng negosyo based on your skill is you have to look for the market for that. Okay. At yan ang napaka-importante sa marketing. Madalas sila sinasabi, ang marketing ay magbenta. Hindi po. Ito, misconception ho yun. Ang pagbebenta ay resulta ng iyong pagmamarket. Hindi po benta. Wow. Marketing ay benta. Diba? Maliwanag, brother. Maliwanag. Kaya ka gagabenta kasi may ginawa ka sa marketing. Kaya hindi ka nagkabenta dahil may naging problema ka
sa pagmamarketing mo. Resulta lang siya, di ba? So, basically, ang marketing is about creating value. Yung tanong bang, bakit ako bibili sa'yo? Bakit yung brand mo ang bibili ko? So ngayon, para masagot natin yung customer na yan, kailangan may masagot natin anong meron sa produkto natin na magugustuhan niya. And unfortunately, iba-ibang tao, iba-iba ang gusto. Hindi, pagkagaya, madalas na lumabas sa'yo yung pagkain. Actually, ang dami ko lang. Tingin ko, tumakas ang blood sugar ko, saka bibili ko ng leche plan eh. Ang dami rin din na ng leche plan niya. Sa loob kanan, mag-aalok sa'yo ng leche plan. Diba? Ang dami ko ng leche plan na natikman. Wala nung tatubot na tingin ko, tumakas ang blood sugar ko dahil doon. But eventually, the question still remain. Pag kami sampu kayo nagtitinda sa akin, bakit tayo ako bibili? Hindi sa iba. Kailangan mo masagot yun. Diba? And hindi mo pwede sabihin na, kasi masarap yun sa akin. Dahil may pinag-usapan tayo natin ang tanda, competitive advantage. Pag sinabi natin competitive advantage, ito po yung advantage natin na hindi magaya ng kalaban. Pag ang pinag-usapan lang natin, sarap, very subjective po yun, sir. Kasi yung masarap sa'yo, hindi masarap sa akin. Diba? Anong pa ang pinagkaiba mo? Diba? So, ayan. In marketing, we talk about the customer and how we make them happy. Kaya, hindi ako naniniwala na pero nagsabi sa akin, sir, lahat po sila customer ko. Dahil hindi lahat sila bibili sa'yo. At hindi mo customer yung iba. So, para, kaya, isa sa mga major topic ko sa marketing is choosing the right target market. Pero di ba ang marketing ay yung 4Ps, product, price, place, promotion? Sabi ko, walang kwenta itong 4Ps na to kung hindi mo ma-identify sino yung target market. Kasi yung iyong 4Ps na strategy ay magbabase kung sino yung bebentahan. For example, sa ating ano napansin ko, napagturo ako sa public, napagturo ako sa private. Makikita mo iba ang behavior ng mga estudyante sa public, iba yung behavior ng mga nasa private. Okay? Sa pag-aaral, okay, mas bilib ako sa mga nasa public. Talaga masipag mag-aaral yan. Kahit bigyan mo lang ng libro yan, mabasahin niya pag tapos mo bigyan ng libre, bigyan mo na ng quiz. Ganun. May iba naman sa private. In terms of the capability of buying, magkaiba din sila. Probably in public, medyo price conscious sila dahil medyo gipit sila. Sa private, wow, ano ba ang isang basong Starbucks? Sa kanila, bariya lang yun. Hindi natin nilita. Kaya nga teacher, hirap tayo bumili ng Starbucks. Pero sila, okay lang ang Starbucks sa kanila. Parang common lang na bumili lang sila ng kape sa isang tindahan. So, magkaiba yung behavior niyan. Okay? Tama. So, we have to identify. Kung gumawa ko ng leche plan, sino ang mamimili ng leche plan ko? Ito ba yung mga pangmasa? O ito yung medyo may brand at medyo high-end? Correct. Medyo high-end, hindi mo tinipid yung ingredient, lahat ng anong pinamasarap, lalagay mo. Kahit mahal, okay, kasi merong bibili. Sa halagang, magkano isang leche plan? 500, 600 pesos to 1,000 pesos isang piraso. Pero we have to make sure, high quality siya. And you're targeting the right market. Kumita ka ng malaki kasi yung produkto mo ay tatangkilikin ng may huwi ka kaya lang magbayad. Pero pag ang market mo ito medyo masa na medyo kaya ka bumili sa'yo is pinagbigyan ka or gusto lang tikman. You have to make it a little bit affordable. Right is an issue to it. So, isasagutin mo yung problema nila in terms of the price. Medyo mababa at yung quality naman, syempre, there's no such thing as good quality, mababang presyo. It's relative na pag mababa presyo, quality mo, medyo. But ang terminology ko dyan, yung acceptable quality. Hindi mo naman, ano yung tinecrease sa Tagalog? Hindi mo tinipid. Tapos, tinanong mo yung quality naman para sa presyo. Okay? Tama. That's my first tip. Second is, ganitong problema ng mga baguhang entrepreneur. Kala nila, pag gumawa ka ng isang produkto, tapos. Pero lahat ng gagaling sa tinatawag na research and development. Wala pa ako nakita. Ultimo ako, nung nagsimula kami ng lugaw ko, di ba nagpatikim pa ako sa'yo, tinanong ko, ang anong nakakasabi mo. Kasi, mo ma-perfect agad ang formulation mo. Correct. I don't believe somebody na unang banat pa lang niya, naglaban siya ng produkto, perfect na. Not unless niluto mo na siya noon pa.
Dati mo na dito ito, talagang master ko na. Pero, yung terms na, bago yung ano mo, bago yung, bagong seller ka, bago entrepreneur ka, binanood mo lang sa YouTube yung paggawa, tapos gumawa ka, tapos ina-expect mo, lahat ng tao matutuwa doon sa ano, wala akong ganun. Eh kasi number one is lasa, ang lasa ho ay subjective. So you have to ask your customer again. Again, marketing is about your customer, tatanungin mo ulit si customer. Customer, nagustuhan mo ba? Again, may magsasabing masarap, may magsasabing okay, may magsasabi na pwede na, at may nadalang at Filipino culture ang magsasabi sa iyo ng hindi masarap kasi kahihiyaan. Tama. Yan, pwede na. Alam mo, tanggapin mo na yung pwede na hindi. Tama. Ganun ang Pilipino, okay? Pero huwag sasama loob mo. Kasi meron kasi nakikita mga entrepreneur na pag sinabi mo hindi masarap yung paninda niya, ayaw na niya. Stop na siya mag-negosyo kasi ayaw na niya. Tapos na rin yung career mo bilang entrepreneur. Ang kailangan ho natin gawin is pag sinabi sa'yo ng isang customer, ay hindi ko type, hindi masarap. It serves as a challenge. It serves as an opportunity for us to develop our product. Yeah. Diba? Improve our product opportunity. Kahit naman tayo mga guro eh. Unang tayo pumasa sa classroom, magaling na ba kaagad tayo? Hindi, di ba? So it takes years para ma-master natin yung craft. Ganun din sa paggawa. Whether it's a product, a food, or whatever, magsisimula tayo sa umpisa. Learning to perfect.